kay rejected man ko, rejected. Kabalo mo, rejected. Ginaingon sa kuha, nga wala daw ko'y pag-asa. Di ko kabalo mo, boxing. So, ang nakuha nako ang atong silingan, ang Davao del Sur. Kaya Davao del Sur team po ako nung amateur. Pasaylo ako ninyo, kay na-reject man ko dire. Katong sa una nga nag-boxing ko, dito ko naadto sa Davao del Sur. Mauna, nga permiti ko, nasikat ang Davao del Sur, permiti ko nakadaog. Unya, gusto gud nako matabangan, maiahon sa kahirapan ang aking magulang, ang aking pamilya. Nagdesisyon ko nga maadto sa Manila. Kabalo ba mo, nakipagsapalaran ako, naamo ko yung mga amigo dire, mga classmate ako, daghang kaay na adre, na ako yung mga daghang amigo na apa dire. Pero tungod sa kalisod sa kinabuhi, niadto ko Manila nga wala kabalo akong mama. Ang kabalo sa akong mama, mubalik lang ko og Digos, kay dito man akong team. Pero wa siya kabalo nga, nisakay na kong barko, paadtog Manila. Pero ako kabalo, kinsay akong puyan dito. Kabalo ba mo? Pagsakay na ko og barko, perteng hilak na ako. Perteng hilak na ako, kay nganong nagdesisyon ko nga mula yun sa akong ginikanan, unsaon pa na ako pagbalik, pagkita sa akong ginikanan. Pero tungod sa kalisod sa kinabuhi, tungod sa kalisod sa kinabuhi, gihimo na ako to para lang mabigyan ng kinabukasan. Umunlad kami sa buhay. Napunta ako ng Maynila. Pagdating sa Manila, nagkaroon ng problema. Kasi ang nirecruit na boxer, hindi pala amateur, kundi professional ang kailangan i-recruit. Professional pala ako, 14 years old lang. 14 anyos lang ako nung dinala sa Manila. So ang nag-recruit pala, yung inutusan, hindi niya naintindihan na ang pinarecruit pala sa kanya ay kailangan 18 above. Yung pwede na mag-professional. Eh ako 14 years old. Kaya po, anong kapalaran ni Manny Pacquiao nung nandun ako sa Maynila? Alam nyo, trabaho ako sa construction, trabaho ako sa tiluring, si Mananahi, trabaho ako sa kung ano na lang, patinda ako ng sampagita, bulaklak, minsan tulog ako sa kilid ng kalye. Alam nyo pa, sabi ko, parang hindi ko na yata, alakala ko, hindi ko na makikita yung mga magulang ko, mga kapatid ko. Kasi wala akong kamag-anak doon eh. Sikap lang ako. Nandiyan yung mga kasama ko, buhayan. Nagsisikap lang ako. Hindi ako nawala ng pag-asa. Naalala ko palagi ang advice na aking mama na huwag ka mawala ng pag-asa, gamitin yung lakas mo, magsikap ka. Isa lang ang tandaan nyo. Huwag kayo manloko, huwag kayo magnakaw, huwag kayo manghingi. Gamitin yung lakas niyo. Kaya po, nagtrabaho ako sa Manila, naranasan ko. Yung lunita nga, natulugan ko yan eh. Natulugan ko yung lunita. Nung araw kasi, yung lunita, ano pa yan? Madilim pa dyan, hindi pa masyadong maraming ilaw. Kaya yan po ang aking story ng buhay. Kaya bakit dito sa Jinsan? Alam nyo, ang hirap ng buhay na pinagdaanan ko, maaring hindi nyo pa naranasan. Pero, ito, isang araw, ang Mami D, may lagnat, nagre-repack siya ng face cracker eh. Nagre-repack ng face cracker, alam ko, buhay pa yung may mga face crackeran dyan. Ang Mami D ko, may lagnat, nagre-repack ng face cracker. Sabi ko, ma, tama na. Wala man tayo makain. Wala tayo makain doon. Tapos, ito si Ruel, maliit pa, bata pa, umiiyak. Ma, pagkain. Sabi ng mama ko, doon, wala man tayo pagkain. Inom ka lang maraming tubig dyan. Inom ka lang maraming tubig para mawala yung gutom mo. Eh, alauna na imidya ng hapon. Wala kaming pamahaw, wala yung paniuto. Gutom, iyak akong iksoon. Kabalo ba mo? Ako bisag bata pa. Tulo akong luha. Tulo luha sa mama na ko. Di ko kabalo ko siya ang buhaton. Mauto bisag ka ng mga tinapay sa bakiri nga panos na kanon na mo.
Ingon ana ang kinabuhi nga akong giagian, mauna bisag unsay inyong buhaton, bisag dili mo kay Manny Pacquiao, wala akong masuko sa inyo, igugma ko niyong tanan kay dihabugikan sa pagpupuk. Mauna nga diri nagsugod ang atong opening salvo, ang atong rally para sa dako natong pangandoy, ang pangandoy ni Manny Pacquiao na atay nasud, na atay nasud nga malambuon, na atay nasud nga pwede nato ipagmalaki ngadto sa ibang bansa, pwede nato ipasigarbo ngadto sa isang sa laing bansa. Dili ta mag gusto nako nga ang atong nasud dili madungog nga puro pangawat ang naa sa gobyerno. Kabalo ba mo perting daghanang mga napuno na ko ba? Perting daghanang mga leader mo istorya sa entablado. Kada eleksyon perting gwapuha sa mga plataporma. Labi na mga presidential eleksyon, daghan kayo mga nagadagan o pangulo, perting daghana. Gapangako sila sa taong bayan nga bag-uhon, pero unsay nahitabo? Unsay nahitabo? Ka mga baga ug naong yun. Ka mga baga ug naong yun. Sa tinuod lang mga giksunan, mata na to, idilat na to itong mga mata para makita na to ang kamatuuran. Nga nung nagkadaghan man noon ang nagkalisod ng mga Pilipino, imbis na nga magkadato, magkaasinso ang mga pamilya, ang mga Pilipino, nagkasamo itong kapubre. Unsa may diferensya nato sa Singapore, sa Hong Kong, unsa may diferensya nato, di ba? Pareho man lang yung bansa. Pero nga nung naiasinso man sila, kay tungod, walay korupsyon sa ilaha.